Kasi meron po talagang kapangyarihan ng Kongreso. Maaga pa po, mga 19-kopong-kopong pa, Arnold versus Nazareno, eh sinabi na ng Korte Suprema, may ganyang kapangyarihan ang Kongreso para depensahan ang kanyang institusyon. No? At ang sabi doon, kapag ang Kongreso ang nagpa-aresto, eh walang remedyo. Dahil kapangyarihan yan ng Kongreso na kabahagi ng tinatawag niyang plenary powers. No? At yung plenary powers na yun, kasama na nga yan, yung kapangyarihan na magkaroon ng investigasyon para po in aid of legislation. At kapag ikaw ay hindi sumipot o hindi nagsisinungaling, pwede kang parusahan. So wala pong kaduda-duda, may kapangyarihan po ang Kongreso na magpakulong by way of contempt of Congress. Pero ang tanong, ditong nangyari kay Ka Eric at saka kay Doc Lorraine Badoy, tama ba ang pag-areso nila? Hindi. Bakit po? Unang-una, nakita naman po natin na talaga naman pong kaya pinaaresto si Ka Eric, eh kasi pinipilit siya na ilabas kung sino yung source niya nagsabi na di umano umaabot ng 1.8 billion ang naging gastos ng speaker. Bagamat, sabi nga natin ng huling Facebook Live natin, tanong lang naman yun eh, totoo ba ito? Kinakailangan bigyan ng klarifikasyon. Pero pinipilit siya na ilabas kung sino yung source. Eh alam niyo po, meron po tayo tinatawag na Soto Law. Opo, lolo po yun ni Senator Soto, ni Tito Soto, na congratulations, nanalo sila sa Itbulaga. Sila may-ari nung trademark na Itbulaga. At ang sinasabi ron, hindi mo talaga pwedeng mapilit ang mga mamamahayag na sabihin kung sinong source niya. Bakit? Kasi pag pinilit mo at ma-expose mo mga source, wala nang magbibigay ng impormasyon na kinakailangan malaman ng publiko. Bakit? Kasi syempre, kapag itong mga impormasyon na ito ay laban sa mga politiko, gaya ng speaker, eh talaga namang kukuyugin kung hindi magkakaroon ng banta sa buhay ng source, di ba ho? No? So, ang tanong, contempt of Congress ba kapag ang isang mamamahayag ay hindi nagbigay ng source? Yun nga po eh. Dahil may batas po na sinasabing hindi po pwedeng mapilit na sabihin ng source at hindi dapat mapanagot dahil sa kanyang pag-refuse na sabihin kung sino ang source, hindi dapat siya pinakulong. Now, si Doc Lorraine naman, abay ang sabi, paiba-iba ang iyong mga sagot. Obviously, ikaw ay nagsisinungaling. Well, may kapangyarihan ba ang Kongreso na magpakulong kapag sa mga taong tingin niya nagsisinungaling? Meron po. Pero, ang sabi ng Korte Suprema dito sa mainit-init pang desisyon sa kaso ng Lincoln Ong versus Senate Blue Ribbon Committee, abay ang sabi, dapat kung ikaw ay magpapakontempt dahil sinasabi mo na nagsisinungaling, eh dapat bigyan mo ng right to due process yung testigo. Ano ibig sabihin yun? Dapat pakinggan mo siya. Dapat pakinggan mo at tanungin bakit hindi ka dapat na mapakulong by way of contempt dahil ikaw ay nagsisinungaling. Kasi paano mo alam kung ang sinasabi na ay kasinungalingan? Sa katotohanan nga, eh tanging hukuman naman ang talagang venue para malaman kung anong totoo at anong hindi. Pero, nagamat po, pwede rin talaga na mag-determine kung nagsisinungaling o hindi ang Kongreso, dapat pinakikinggan. At kaya nga po, kung naalala nyo, eh talagang ang naging desisyon dito kay Lincoln Ong, dito sa Farmaly, ang line of questioning kasi ni Senator Lacson ay, ano ba yan? Napakalaking halaga. Gusto mo kaming maniwala na itong halagang ito ay binayaran diretso na hindi ka nagbukas ng letter of credit. At ang sabi niya, yun naman po talagang totoo eh, kasi may mga transaction naman talaga sa China. Nang nangyari, ang bayaran sa China, so hindi na kinakailangan ng letter of credit. So ang sabi ng Korte Suprema, paano mo alam na kasinungalingan niya? Conclusion mo na nagsisinungaling. Pero dapat, bigyan mo ng pagkakataon yung testigo na magsabi na kung bakit ang sinasabi niya ay katotohanan lamang. At kapag hindi mo siya binigyan ng pagkakataon mapakinggan, that is grave abuse of discretion. Ibig sabihin, illegal, labag pa rin sa saligang batas ang desisyon na ipakulong. So, ano pong malinaw? Meron pong kapangyarihan ng Kongreso magpakulong by way of contempt, pero una-una, kinakailangan po hindi salungat sa batas. At meron nga pong sotolo na nagsasabi na hindi po pwedeng mapilitan ang mga mamamahayag na sabihin ng source. At pangalawa, sang-ayon sa saligang batas. Bakit po? Kasi saligang batas ang nagsasabi, ang ating Bill of Rights, lahat ng mga mamamayan ay merong right to due process. Kasi life, liberty, or property. Life to due process kapag may banta sa kalayaan, sa buhay, o sa propiedad. So, malinaw po, may kapangyarihan, pero hindi tama. Eh ano naman yung sinasabi ng mga congressman na yan na hindi po pwedeng ma-invoke ang Soto Law? Kasi, ang sabi nila, hindi daw accredited ng KBP. Well, alam niyo po, sa larangan po ng karapatang pantao, hindi po required ang accreditation. Ang tanging definition po ng isang mamamahayag ay binigay ng International Labor Organization ng at saka ng UNESCO. Ang sabi po nila, ang mamamahayag ay isang tao na bilang hanap buhay ay nagbibigay ng impormasyon sa publiko on a regular basis. Ang pagkakaiba ng UNESCO at ang ILO, ang sabi ng ILO dapat may sweldo. Ang sabi naman ng UNESCO, hindi kinakailangan ng sweldo, kinakailangan lang yung regular na pagbigay ng impormasyon. At meron pong opinion ang ating Special Rapporteur on Freedom of Accreditation of Expression na yung requirement na dapat ma-accredit ang media, yan po ay labag din sa karapatan ng malayang pamamahayag. Bakit? Sino ba ang mag-accredit? Gusto mo bang gobyerno rin ang mag-accredit? Yung KBP po, yan po ay voluntary organization. Kasi nga po, dahil sa kalayaan ng malayang pamamahayag, hindi mo po pwedeng supilin, prior restraint, hindi mo po pwedeng parusahan ang mga mamamahayag dahil ginawa nila ang kanilang trabaho. Bawal po yung prior restraint, bawal ang subsequent punishment. Ang nangyari po kay Ka Eric at kay Lorraine Badoy, yan po ay subsequent punishment na pagkakakulong na padlabag sa kanilang karapatan bilang mamamahayag. Now, yung accreditation ng KBP,
para po yan sa self-regulation. Mas magandang po sana nga na mayroong self-regulation, kasi kung ikaw ay isang tao na sa tingin mo nalabaga yung karapatan ng media, doon ka magsasampa ng kaso at ang mag-uupong mga wes ay yung mga kasama sa hanap buhay ng mga mamamahayag na rinireklamo. Pero hindi po requirement ang accreditation para ikaw ay maging mamamahayag, para ikaw ay magkaroon ng benepisyo ng SOTO law. Bakit? Number one, hindi naman po nakabanggit sa SOTO law yan. And number two, malinaw na po sa karapatang pantao, lalong-lalo na sa opinion ng UN Special Rapporteur on Freedom of Expression, nalabag nga po yan sa karapatan mismo kung ikaw ay magre-require na accreditation. Malinaw po ha, nagamat may karapang nangrihan ng Kongreso na mag-cite in contempt, dapat po ito ay sang-ayon sa saligang batas at sang-ayon sa batas. At ang pagkulong kay Ka-Eric, labag sa SOTO law. Ang pagkulong kay Lorraine Badoy, labag sa Bill of Rights na Right to Due Process. At para magkaroon ng benepisyo ng SOTO law, hindi po requirement ang accreditation. Tanging hukuman po ang makapagdedesisyon kung tama ang ginawa ng Kamara de Representante. Yan po maganda sa ating demokrasya, yan po maganda sa ating sistema de gobyerno, na bagamat ang pinakamahinang sanay ay ang hudikatura, dahil ang katungkulan niya ay itaguyod ang supremacy ng ating saligang batas, ang Korte Suprema pa rin ang magsasabi kung tama o mali ang ginawa ng Kongreso. Makapangyarihan man lang kayo, totoo, makapangyarihan kayo mga congressman, totoo, kinukuyog nyo ang mga pumupula kay Speaker, totoo, kaya nyo magpakulong. Pero tanging Korte Suprema lang merong karapatang sabihin kung sang-ayon ba sa saligang batas ang inyong pagkakakulong. Tignan natin, baka mapahiya kayo ha, mambabatas, na baka madeklarang lumabag sa karapatan. Eh di ba? Dahil sila mambabatas, dapat alam nila kung ano ang saligang batas. Dapat alam nila kung anong batas. Pero alam lang nila, budget, projects. Kakalungkot ko. At po ng Newsflash video ay makikita sa aking Newsflash playlist. Sa mga gusto naman po ng mga biblical topics, punta po kayo sa aking channel na Mahafree TV. Para sa mga gustong mag-order ng Firmax Firmang and Lifting Cream and Immune System Booster, contact Mr. Dante Meraviles on Facebook. Cellphone number 0908-655-3757.